morning. Good morning. Wait lang. Thank you. Bago tayo umupo, say to your neighbor, good morning. Gutom ka na ba? Oh, hindi pa pwede. Fasting tayo. Okay, you can sit down. Oh, family, ako lang to ha. Huwag kayong mabigla. Kamukha ko lang talaga si Pastora. Pastora Tini, tsaka Pastora Tess. So yun, it's a privilege na nandito ako na nakatayo. Nanginginig ako pero I have taken the challenge na pinili ako ng pastora natin at pastor natin na magagawa ko ito. Yan. Okay. Shake lang. Nasa Davao si Pastor Lito, si Pastora Tess, kasama si Dayan para sa kanilang mission. So, isama natin sila sa prayer nila. Ang balik nila ay by Wednesday. At kasama din nila si Tita Lucita. Si Tita. May first-timer ba tayo? Raise up your hands. Wow, ang dami. Hello! Second-timer. Third? Fourth? All the time! Yes! Okay, Matthew 5:6. Ay, ako nga pala si Jennifer Gokal. Primary 144 at ang leader ko, ang napakagandang si Ate Agnes. Yes! Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, ngayon, bago tayo magsimula, let's pray. Lord, maraming salamat for this opportunity. Lord, I know you will use me and you will use all the people here in this place, Lord, na maging righteousness at Lord, maging eager to know you better and to feel you in their life. Lord, lahat man ng aming hindrances sa buhay namin, Lord, we do believe na manalig lang kami sa'yo. You will do amazing things in our life. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. Sino nagsusulat? Siyempre, lahat. Nasa series tayo of Life with God. Ang last week topic natin is Powerful Life. Ang tinuro ni Pastor last week is Holy Spirit has given us number one, overcome. The power to overcome yung mga condition natin sa buhay. So kung ngayon, ano ka pa din, mahiyain, o kaya maramdamin, overcomer ka na dyan. Hindi ka na yung masela na pag naputikan, ako yun. Pero hindi na ngayon. Pumupunta na talaga ako doon sa mga kasuluk-sulukan ng mga iskinita. Dati hindi ko ginagawa yan. Pero ngayon, overcomer na ako. Number two, power to sustain. Number two, power to conquer. Yung expansion of influence natin. Dati, ang na-influensyan mo lang sa classmate mo, dalawa, tatlo. Pero ngayon, buong classroom nyo na, mako-conquer nyo na. Doon sa mga estudyante dyan, pag sinabi ng mga leader nyo, wala ko ma-invite eh. Hindi ba face-to-face na? So dapat may na-invite ka na. O sa mga college, hindi na online, face-to-face na din. Lalo na doon sa nagtatrabaho. Isa lang ba kayo sa company? Siyempre, hindi. So yung expansion of ano natin, ng influence natin, lumalawak. And third is yung power to sustain. Holy Spirit has given us the power to sustain. Yung mga pinagdadaanan natin, ano yan? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan ni Lord kasi siya yung magpapahiya sa buhay natin. So, binibigyan tayo ng suporta niya yung sa finances, sa emotion. Kumbaga, kung matampuhin tayo ngayon, hindi na talaga. Kasi yung puso natin, healed na. Healed na siya. Ang topic natin today is Life with God, Blessed Assurance. Acts 1:9-11, MSG. Acts 1, chapter 9,
to 11. These were his last words. As they watched, he has taken up and disappeared in a cloud. They stood there, staring into the empty sky. Suddenly, two men appeared in white robes. They said, "You Galileans, why do you just stand here looking up at an empty sky? This very Jesus who was taken up from among you to heaven will come as certainly and mysteriously as he left." So ito yung continuation ng last topic ni Pastor na, di ba binigyan na sila ng Holy Spirit? Tama ba? Oo, may Holy Spirit na. Tapos ito na yun nakaharap nila si Jesus na umangat na siya papuntang heaven. Tapos nakatitig lang sila ng ganyan. So hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero may biglang umapear na dalawang angels na tinanong sila, "Bakit kayo nakatitig lang dyan? Yang si Jesus, babalik yan. Certainly and mysteriously." Ang buhay natin ay mayroon na kasiguraduhan simula nang makilala at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Naniniwala ba kayo noon? Yes. Amen. Only in life with God, we have blessed assurance. Yes. Tapos may video pala. Video. Pasok. Ayan, ang buhay natin pag wala tayong assurance kay Lord. Tingnan mo, patakbo na siya, pero doon pala sa kakain sa kanya. Matindi pa doon, siya pa yung nanakit sa sarili niya. Diba? Ang buhay na walang Panginoon ay tirang bahala. Para kang lumalangoy sa river na salungat sa agos. Mahirap. What is blessed assurance? Ang blessed is receiving God's provision or favor as being an extension of His grace. Pinagpala. Sinong pinagpala dyan? Amen. Ito yung portion from God. Yung finances natin, yung joy, good health, relationship, fulfillment of your prayer. Sino mga single dyan? Yung mga may trabaho na single. O konti lang mag-aasawa. Sinong single dyan na gusto mag-asawa? Ayun. So, yun yung blessing. Fulfillment of your prayer. Ano yung assurance? Assurance, a positive declaration intended to give confidence, a promise, katiyakan. Yun yung in Tagalog ng assurance. Ang blessed assurance is we are confident in God's promises that it will surely come, na talagang darating ang promise ni Lord sa iyo. Yun yung blessed assurance. A life with God, blessed assurance. Hindi lang siya buhay na kasama Panginoon, pero meron tayong blessing na surely darating. Diba sa mundo, pag nanligaw ka ba, sure ka, nasasagutin ka. May kilala ako, pero hindi ko sasabihin. Sigurado ka ba, nasasagutin ka? Ayun lang. ito panindi. O pag wala ka ng pera, nagigipit ka, nangungutang ka, sure ba na pautangin ka? Sure ka? Hindi. Kasi nga, yung utangan mo, hindi sure na babayaran mo. Diba? So, walang kasiguraduhan. Pag nanligaw ka, pag nangutang ka, o yung mga bagay na ginagawa mo pag wala sa Panginoon, hindi sure yan. Kahit anong gawin mo,
Naranasan ko na yan. Wisdom is yung natututo ka sa pagkakamali ng iba. Kaya kung ano yung mga nakita mo sa paligid, huwag mo nang pagdaanan. Matalino ka, di ba? So yun, in all our situation, we have blessed assurance that's come from God. Hindi na tayo dapat mag-ano doon. Hindi na tayo dapat mag-isip doon. Maniwala na lang talaga tayo. Kasi sa buhay ngayon, may mga situation tayo sa buhay natin na mas naniniwala tayo sa situation natin kaysa doon sa assurance ng Panginoon na darating siya, na pagpapalain kanya, na naandun lang siya para sa atin. Pero ano ba yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Bakit ganun yung thinking natin? We have blessed assurance in our present situation. Doon sa chapter, these were his last words. As they watched, he was taken up and disappeared in a cloud. They stood there staring into an empty sky. Paki-flash yung picture. Ayan. Isipin yung mga disciple yan. Pag yung tayo nag-remain lang ng nakataas doon at walang ginagawa, sayang lang buhay natin. Parang nag-aantay tayo sa wala. Kasi diba, what do we, ano yung naramdaman, ano kaya yung naramdaman ng disciple nung kinukuha si Lord, si Jesus, pataas ng langit? Diba? Isipin nyo kasi diba, sabi ni Lucimar kanina, 3 years silang magkakasama. At matindi doon, sa 3 years na yun, araw-araw silang magkakasama, nakita nilang i-crucify, after 3 days na buhay, after 40 days, kinuha ulit. Diba? Sad yan. Diba? Yung mga kabataan ngayon feeling left out. Diba? Biglang umahal sila sa GC. Yung feeling na nakita nilang namatay, nabuhay, tapos emotional damage. Emotional damage is real. Diba? Sa disciple niya yun. Ano ba yung current situation natin ngayon na may re-relate natin dun sa mga disciple dati na iniwan ni Lord? Kasi diba umakyat lang naman siya. Actually, hindi naman talaga iniwan. Kumbaga, umakyat lang sa langit, pinulfill lang niya talaga yung ano, nasa Bible. Ano yung cloud sa buhay natin? Ano yung situation natin ngayon? Diba may hardship, may sickness, may poverty, corrupted society, lalong-lalo na teenage pregnancy, mga bisyo, drugs, cigarette, and alcohol. Yun yung present situation natin ngayon, karamihan. Pero kailangan nating ano, we have a blessed assurance from God that we can overcome it all. Yung mga disciple na overcome nila yan. Hindi sila nagstay na nakatingin lang sa clouds. Alam natin yan, nakasulat yan sa Bible. We need to remember, we have a blessed assurance that in all aspects of our life, we know and believe that God is faithful to us. God is faithful to us na kahit anong gawin natin, faithful siya sa atin. Baka ikaw na lang hindi informed na faithful si Lord sa atin na lahat na nangyayari sa buhay natin, alam niya. Wala lang tayong relationship sa kanya, kaya hindi natin siya nararamdaman. And also, we need to remember, we have blessed assurance that God's plan in our life is the best for us. Baka kaya nangyayari na medyo hindi natin nararamdaman yung life with God, blessed assurance, is yung plano natin taliwas kay Lord. Gusto ni Lord na mag-aral ka muna. Pero nagjowa ka. Nung nag-win kami sa community ni Robel, may nakausap kami, grade 9, pregnant. Ay, hindi. Nanganak na. Mag-iisang taon na yung anak niya. So, mga grade 10 na buntis. Kasi hindi yun yung disenyo ng Panginoon sa atin . Yung plano niya talaga yung the best, the greatest for us. And the only plan that should be in our life is the plan of God. Ako, may negosyo ako na sinarado. Pero bago ko isarado yun, nakipag-battle ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word para isara yung yung sandis, kasi sabi na asawa ko, isara ko na. Tapos nung binigyan ako ni Lord ng word, totoo ba yun?
Sabi ko, hindi oh, baka ano lang, nagjo-joke lang. Pero inulit niya. Talaga kailangan ko isara. Pero alam niyo, kung hindi ko sinara yun, hindi ko ma-achieve yung 10 times better ng buhay ko. Diba? Magkano yung rate ko sa isang oras? Magkano ba ang ano ngayon, ang basic sa Rizal? Minimum. 430. Sa isang oras ko, mas malaki pa. Isang oras ko lang yun ah. Pero kung hindi ko sinara to, tong Sundays na pinakamamahal ko, hindi ko mararanasan yung best plan niya sa akin. Kaya kailangan lang talaga nating mabuhay kasama ang Panginoon. We have a blessed assurance na lahat ng pangangailangan natin ibibigay niya. In our present situation, we have a blessed assurance that God is our only source. Amen. Hindi si Bumbay, hindi yung kapatid mo na mayaman, tita mo na paborito ka. Diba? Not only in our finances, in our life, in our relationship, sa asawa ko, sa anak ko, diba? Ang pogi na asawa ko. Amen! Kasi yung iniisip natin ngayon na ano eh, Lord, may trabaho ako. Galing na ako dyan. Pero lahat ng variant ng COVID na nakuha ko. Kasi sabi ng asawa ko, mag-resign na ako, pero ayoko mag-resign. Kasi hindi ako naniniwala sa kanya. Pero alam niyo ba, the moment na naniwala ko sa asawa ko, dire-diretso yung ano namin, increase namin. Dire-diretso yung increase namin kasi God is our only source. The moment na nag-submit ako sa asawa ko, yung resources niya, pinour out niya sa amin. Kasi ganun mag-honor ang Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Diba? Number two, divine encouragement. Suddenly, two men appeared in white robes. They said, "You Galileans, why do you just stand here looking up at an empty sky?" Sa tingin nyo, sino nagpadala ng anghel? Diba ang Panginoon? Ang Panginoon yun. We need to remember, we have blessed assurance that our God is always with us. Our God is always with us. We are not alone in this battle. Huwag niyong kakalimutan na naandyan yung Panginoon sa atin. Katulad nga ng mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin, baka ang kulang lang, papasukin mo yung Panginoon sa buhay natin. Kasi diba, katulad nun, kailangan natin ng finances. Pero tayo yung gumagawa. Mula Monday hanggang Sunday, may trabaho tayo, tatlo trabaho. Nasaan na yun si Lord para i-guide tayo? Nasaan na yung presence ng Panginoon natin para mag-glorify siya? Eh kasi pag ginawa natin lahat, tayo lang yung mag-glorify. Hindi natin siya hindi tayo umaasa sa mga words niya, na paano tayo niya i-encourage sa mga bagay na nahihirapan tayo. Hindi, Lord, kaya ko to. Kaya mo nga, pero hanggang kailan? Diba? Kaya mo nga, pero hanggang saan? Tinitiis mo lahat, ikaw lang ang nahihirapan. Pero sabi nga dito, God is always with us. Yun yung laging sinasabi sa akin ng leader ko na, magpa-submit, o kaya makinig sa asawa, yung wag masyadong magmadali. Na bata pa ako, na bakit pa ako gusto kong yumaman agad. Diba? Oo nga naman, sabi ko, tama nga naman. Kasi kung ako yung mabubuhay sa sarili ko, sa gawa ko, sa mga bagay na gusto ko, hindi ko makikita kung ano yung glory ni Lord sa buhay ko. Kasi ako yun, buhay na buhay si Jen. Hindi si Lord ang buhay sa sarili ko. We have blessed assurance that our God knows our situation. God knows how to help you. You just need Him to allow to work in your life. Katulad nga ng sinabi ko kanina. Kung gusto niyo mag-asawa, manligaw. Magpaalam kay pastor. Hindi yun na chat mo na bago ka magpaalam.
Sino dyan? Taas ang kamay, repent. Diba? Pastor, gusto ko pong mag-asawa, crush ko po si Ganiner. Pero sila na pala, 1 month ago. Nagpaalam, hindi nagpaalam. Ay nako, pag may ganyan gumawa dito, next month, break na kayo. Kasi walang blessing eh. Walang blessing, kasi hindi pala yun yung gusto sa atin ni Lord. Di ba nga? Oh, alam niya na yun. Di ba? May gusto tayo. Cellphone. Lord, gusto ko ng Bibo. Ay, gusto pala ibigay sa inyo ni Lord, iPhone 14 Pro Max, fully paid. Thank you, Sander. Asawa ko lang yan, ha? Paano pa si Lord kung magbigay? 2 years ago, nagpabili ako ng cellphone sa asawa ko. Pero ang kaya lang niya kasi yung worth 15,000. Pero masaya ako nang binigyan niya ako. Pero nung hindi ako humihingi, binigyan niya ako ng iPhone 14 Pro Max. Hindi ako fully paid, hindi ako humihingi noon. Pero what more pa si Lord? What more pa yung Panginoon natin na alam yung sitwasyon natin, alam na alam yung paghihirap natin, alam na alam yung puso natin na nahihirapan, na gusto nang sabihin, anak, let go. Pero hindi, Lord, hindi. Hindi ko na-let go to. Diba? Kung itong mic na to ay kasalanan, noong una, 1 minute, magaan. Pero ngayon, nakailang minuto na ba ako? Mabigat na siya. Eh kung madami tayong dala, pwede mas mahirap. Alam ni Lord kung paano niya tayo tutulungan. Kailangan mo lang mag-surrender. Surrender na, girl. Pati boy. Tayo lahat, surrender. Kasi if we have a surrendered life to God, we have a divine encouragement. Hindi na tayo kailangan pumunta sa saan ba? Sa mall. Mapapagastos ka pa. Mag-pray ka lang. Hindi mo na kailangan mag-Starbucks para sumaya. Pagkatapos nun, busog ka, tataba ka pa. Ubus pa yung pera mo. Kape lang, 3-in-1 ka na lang. Diba? May mga bagay talaga tayong ginagawa sa buhay natin na hindi naman disenyo ng Panginoon, kaya tayo nahihirapan. Kaya lagi natin iisipin, God knows our situation. Pag iniisip mo na hindi mo na kaya at walang tutulong sa'yo, mali. May tutulong sa'yo, kailangan mo lang i-allow ang Holy Spirit na pumasok sa buhay mo. Yun lang yung kulang talaga. We have blessed assurance that our God is our Father. He is always with us. Kung yung mga loner dyan, wala na akong kasama. Ang napapansin ko sa mga kabataan ngayon, grade 10, 5, 6 to grade 12, may mga boyfriend na. Ano kaya yung kulang? Siguro walang father figure, walang mother figure, kaya nag-grade ngayon, nag-jowa na. Kasi hindi nila alam na meron silang Father God na maaasahan na kahit mag-isa sila, may Diyos na tutulong sa kanila. Kaya yung grade 10 na yun, hindi talaga yun yung i-consolidate ko eh, pero nung nalaman ko na siya yun, talagang yung puso ko parang may pumana eh. Doon sa may mga anak, baka anak niyo yun paglaki. Baka si Sunday yung nakabuntis paglaki. Kung walang Panginoon yung mga magulang. Tapos yung mga kabataan ngayon na naandito na kayo. Grabe, very privileged kayo. Na nakilala kayo na bata pa kayo. Elementary, high school, hindi pa kayo nag-aasawa, very privileged. Kasi yung mga nakapag-asawa na nakakilala, wala na siyang magagawa eh. Kasal na. Pero kayo mga kabataan, pwede kayong mamili. Dapat yung yung pagtingin natin hindi lang sa katabi natin, kung hindi sa future mo. Sino ba dito ang nangarap na hindi po ako magpapakasal? 'Di ba? O 'di ba, kunwari yung mga ikakasal ngayon, ang pangarap mo lang ba ikasal? Hindi. Magkakaanak ka, yung anak mo magkaka boyfriend, girlfriend, mag-aasawa. Eh baka yung maging asawa ng anak kong si Sandy hindi disciple.
Laking, ngayon pa lang pinag-pray ko na yung leader ng anak ko. Bata pa lang, yung magiging asawa, pati yung environment ng anak ko. Pinag-pray ko na. Kasi lahat ng pinag-pray ko, tiwala ako na may Panginoon ako na nakakarinig sa akin. Na alam niya kung ano yung gusto ko at panalangin ko sa anak ko at sa magiging future namin. Hindi man future, pero ngayon pa lang, katulad nun, nagkasakit si Sandy nung Monday, na-ER siya. Yung buong katawan niya, sobrang daming rashes. Pero kanina ko na lang nanalangin. Sa Panginoon natin, bago ko siya idalhin sa ER, minessage ko yung leader ko, minessage ko si Pastora, na yung magiging gamot ng doktor ay magiging effective kasi nauna yung covering ng Panginoon natin. After nun, naka-apat na tusok siya. Ewan ko ba doon sa nurse, parang tinusok niya, ganun. Kung ako yun, dati, baka nasaktan ko yun. Pero hindi na, patay na ako doon. Alam mo, sabi ko lang, baka po may mas marunong sa bata, pakitawag na lang po kasi nasasaktan na yung anak ko. Siya pa din yung pumunta sa awa ng Diyos after tatlong turok. Yung pangatlong turok, okay na. Praise God, hallelujah. Nagamot yung anak ko. Pero you know what? Kung wala akong Panginoon nun, kung hindi ako tumawag sa ama natin, feeling ko si Sandy baka ngayon na sa hospital pa. Kasi nung pag-alis namin sa hospital, nung Tuesday, bigla na namang may nag-appear sa kanyang braso. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Ama, ikaw na bahala. Kasi wala naman akong magagawa. Yung nangyari sa kanila, nag-depart si Jesus sa atin. Pero alam nyo ba, there is a power in departure. In John 16:7 ESB, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And ano yung helper na binigay niya sa atin nung umalis siya, nung umakyat siya, bago siya umakyat sa heaven? Ano? We receive the Holy Spirit, the Holy Encourager of our life. Diba? Siguro, kung naandun ako sa situation nila, may dalawang dumating na angel, nag-remind lang yun, uy, bakit kayo naka-ano dyan? Pero ang pinaka maganda talagang na-receive natin nung nagpunta si Jesus sa heaven is yung Holy Spirit. A life with the Holy Spirit is the best life that we could have in this life. Nung galing kami sa Butuan, tapos Thursday ba yun o Wednesday, may plan 40 ba yun? Tapos ang preaching ni Bishop Oriel is yung Holy Spirit. Talagang minake sure ko na ma-apply ko sa sarili ko yun. Kasi kala ako praying to the Lord, sa God. Pero hindi pala ako nag-work with the Holy Spirit. Hindi din maganda yung magiging buhay natin. Kasi, yung sabi ni Bishop Oriel, si ang Holy Spirit ang governor ng ating buhay. Siya nga yung iniwan eh. Diba tama naman dito? Sabi niya, the helper will not come to you, but if I go, I will send him to you. May Holy Spirit na iniwan sa atin ng Panginoon para tulungan tayo sa lahat ng kanyang, sa lahat ng ating gagawin sa buhay. And number three, blessed life, we have blessed assurance in our future situation. Ang future situation natin is Jesus is coming. Naniniwala ba kayo na dadalik ang Panginoon? Amen. Sino hindi naniniwala? Wala absent. Wala dito, nasa mall. Acts 1. This very Jesus who was taken up from among you to heaven will come as certainly and mysteriously as he left. Ano may ibig sabihin ng certainly? Tiyak. Surely talaga. Sure na sure. Diba sabi nga ni Chris, sure ka? Sure na.
Tapos ano ba yung mysteriously? Impossible to understand. Kung may nagtatanong pa sa atin ngayon, kailan darating ang Panginoon? Huwag na nating isipin yun. Surely, darating siya. Alam nyo ang mahalaga na kailangan nating pagtuunan ng pansin? What do we do while waiting? Asan ka ngayon? O yung mga leader, asan ka? Yung dati kong leader, tatanungin, asan ka? Ate, nasa airport. Asan ka? Ate, nasa airport. Alam mo, reply ng ano ko, ng leader ko, international o local, international po. Sabi niya, sige, magkita na lang tayo pagbalik mo. So yun eh, di ba? Yun. Yun yung mga ginawa ko dati. At alam ko na baka gawin nyo, pero wag na. Kasi di ba may wisdom tayo, hindi maganda ang naging resulta. What do we do while waiting? Ano yung attitude natin habang nag-iintay? Sino na pinag-intay ng disciple dito? Ilang oras yung pinakamatagal? 3? 4? 5? O di ba pagdating, after 3 hours dumating, ay sorry leader, kakagising ko lang. Pero dumating siya. Nung dumating, nagalit ka naman. Hindi sana hindi mo naiintay. Nagalit ka din naman. Sana nung pagdating niya, oh, kumain ka na ba? O kaya naman, sa mag-asawa, ano ba yan, ang tagal-tagal mo dumating, yung niluto ko, malamig na. Tapos nasabi nung pagdating nung asawa, da sa akin bang plato? O, away na yan. Kasi syempre, gutom yung babae, tapos yung lalaki, pagod, galing work. So, yun. Alam niyo ba na waiting is not simply the ability to wait. It is how we act, behave while we are waiting. Ano yung ugali natin pag nag-aantay? Naniniwala ako at talagang ito yung gusto ng Panginoon sa atin na pwede naman siyang dumating ngayon kung gugustuhin niya. Pero bakit hindi siya makabalik? Kasi dahil sa atin, hindi pa tayo ready. So yung waiting period natin, doon natin gagawin yung mga bagay na kailangan natin gawin para maging qualify tayo. Baka naman pagdating niya ngayon, bago mag-11, dumating, kawawa na yung mga nasa results world. Diba? Nagsugusugal. O kaya yung mga nasa outing, kaysa nag-church. O diba? Yun. So anong ginagawa natin while waiting? Yun yung ano natin, yung time natin para ma-improve, maayos yung buhay natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Hindi yung habang tayo nag-iintay, pasama. Hindi, dapat pabuti tayo ng pabuti. Kasi hindi yun yung disenyo ng Diyos sa atin na nakakilala ka na. Diba? What life do we have when Jesus appears suddenly in front of us? Isipin nyo, hindi lang kayo, yung pamilya natin, yung mga naiwan nyo sa buhay, sa bahay, anong ginagawa nila? Kayo na andito. Tayo na andito. Paano na sila? Diba? Isipin natin na pag dumating ang Panginoon ngayon, baka tamaan tayo ng kidlat, diba? Di natin alam eh. Maybe na andito tayo, pero may ginagawa pa rin tayong hindi karapat-dapat. Kanina nga, na-bless ako dun sa prayer ni Tita Sarah. Baka nagkukubli tayo sa mga gawain ng simbahan. Pero hindi ka pala gumagawa ng totoong pinapagawa sa iyo ni Lord. Araw-araw ka nasa simbahan, pero araw-araw ka naandito, pero yung puso mo malayo. Parang ano lang, parang attendance lang yung pinunta mo. Asan ka, sabi ng leader mo? Nasa church po, check. Pagka-check, alis na. Kasi yung puso mo malayo sa Lord eh. We need to remember we have blessed assurance that we are the child of God. We are sure that Jesus is coming to see us. Amen. Diba? We need to accomplish our divine assignment. Ano yung divine assignment natin? Diba? To win souls. Make disciples. Sino dito yung last week nag-one verse? Isa. Dalawa. Tatlo. Diba? Anong ginawa natin for the past week? Tatanungin tayo ni Lord, ang makakapunta lang sa heaven ay yung nag one verse from March 24 to 26.
Eh, 23 ka nag-ano? Eh, nag 23, March 23 ka nag-one verse. Diba? Katulad nga nung kinonsolidate namin ni Robel. Grade 10 na buntis. Tapos iyak nang iyak yung nanay. Ang matindi pa doon, yung kapatid nung nabuntis, kasing edad lang nung anak niya. Kumbaga, pregnant yung nanay niya ng anak, buntis yung anak. So yung magtita, kasing laki lang. Sana maiiwasan natin yung kami nag-disciple sa pamilya nila. Pero wala. Kasi madaming mga tao na hindi ina-accomplish yung i-define assignment. Matagal akong naging alipin ng kala ko okay ako. Ilang taon na ang church, ang Raining Light? 14? 13 years na ako sa church. Pag nagtatanungan nga, oh, ilang taon na kayo sa church? Based sa ano? Ilang taon na kayo? Ako 13. Proud pa ako 13. Pero deep inside sa puso ko, 13, pero hindi ko gusto yung mga pinanggagawa ko. Kala ko okay na ako na umattend. Feeling blessed. Feeling lang pala. Yung feeling pala, hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. To be honest, 2023, feeling ko ito lang yung unang simula ko ng pagkakilala kay Lord. 2023 talaga yung magandang turning point ng buhay namin ng asawa ko. Kasi nandun yung pag-let go ko. Pag-let go ko sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Let us always remember na blessed assurance is already upon our life the day we receive Jesus Christ as our Savior. Huwag natin kakalimutan yun kasi madami sa atin na nakakalimutan na the day na tinanggap natin siya, pero na hindrance ng mga problema, nakakalimutan nila na meron na tayong Panginoon sa buhay natin. We need to activate our faith that the day of His coming, we are prepared. We should be prepared sa oras ng pagdating ng Panginoon natin, or else, alam nyo na kung saan tayo pupunta. Pero hindi ko kayo tinatakot. Naandito ang church, naandito tayo para magbago. Walang perfect dito. I am not perfect. Nobody is perfect. Pero we are perfectly fine pag meron tayong Diyos sa buhay natin. Diba? Whatever choice we have today is our life tomorrow. Ngayon pa lang, ano ang pipiliin mo? A blessed life with assurance that his blessing will come, or i-ignore mo lang yung calling niya? Choose Jesus in everything that we do. Magtatrabaho ka, choose Jesus. Kukuha ka ng band paper, syempre hindi. Ayaw ni Lord na nagnanakaw tayo. Magta-time in ka, late ka, tapos ikaw pa maaga, umuwi. Hindi dapat ganun. We represent Jesus in everything that we do. Kaya lahat na yun, paglabas natin, we should overcome yung mga kasamaan sa mundo. At tayo yung magpo-promote ng kabutihan. Honor Jesus in our life. Bakit? Kasi yung reflection natin, reflection ng Panginoon sa atin. Kaya tayo sinasabihin na church ka. Pero paglabas natin, makamura, malutong. O kaya hindi marunong maghugas naman lang sa bahay. We should honor Jesus in everything that we do. And most especially, we need to be with Jesus. We need to be Jesus na every moment na hakbang tayo, alam natin na meron tayong kasama, na hindi tayo nag-iisa. Magwawak man tayo backwards, alam natin na si Lord ang nasa likod natin. Magwawak tayo in front, alam natin na ang Panginoon nasa unahan natin. More than you could ever ask or imagine, God has already blessed you. Blessed na tayo, i-activate nyo yung faith natin na hindi na natin kailangan ng demonyo para humadlang sa blessing natin. Sabi ng Panginoon, bless ka. Well, Lord, hindi ka naniwala. Kasalanan mo yun. Kaya dapat we need to activate our faith. Never let your past prevent you from serving God.
dati, ang dami kong disciple ate. Asa na sila ngayon? Wala. Hindi na pwede yung past victory natin. Past things na nangyari. Ano yung present natin in the future? That is what is important. And what is important is we have chosen Jesus to be the center of our life. And whatever your present situation, worship Him. Trust Him and let Him lead. Come on, church family, let's stand. Alam ko na madaming kayong pinagdadaanan. Hindi exempted ang mga tao na nasa simbahan na maging perfect ang buhay nila. Church, I want you to... Let's pray. Let's pray na i-declare nyo yung mga ayaw nyo sa buhay nyo, yung mga situation niya gusto nyong mawala sa buhay nyo or yung mga hinihiling nyo sa buhay nyo na gusto nyong ibigay ng Panginoon. Trust Him. Trust the process. Life with God, we have blessed assurance na lahat ng bagay na pinapangarap natin ay darating. Na yung mga problema natin sa buhay natin ay mawawala. Come on, church, let's pray. Pray everything that you want to do in your life, Lord, na maging maayos yun. Na yung mga problema, yung mga bagay na kailangan tanggalin, mga vision na kailangan mawala, mga pangarap na kailangan matupad. Ibigay natin sa Panginoon. Lord, thank you so much for today. Na binigyan niyo po kami ng Spirit, Lord, ng Holy Spirit na maggagabay sa amin, Lord, sa buhay namin. Kaya, Lord, you will do amazing things in our life. Hindi na kami loser, but Lord, we are victorious in your presence. That your blessed assurance of your yung favor niyo, Lord, will be upon us. Lord, lahat ng pinagdadaanan namin, lahat ng mga pangarap namin sa Lord, sa'yo, Lord, namin binibigay. We believe in you, Lord, na hindi kami ang mangunguna, but Lord, you will do amazing things in our life. Lord, magiging maayos ang family namin, yung aming business na nalulugi. Lord, magiging maayos, Lord, yung finances namin na kailangang maayos. Lord, lahat ng ito, ipopour out nyo po yung floodgates of heaven upon us, Lord, na magiging maayos ang lahat. Lord, all we need to do is to accept you. To accept you in our life, to accept you in everything, na Lord, that we are nothing without you. Kayo, Lord, thank you so much for today. In Jesus' name, amen. I am desperate for a touch of your soul.